para po makita natin yung mga numero at mga datos para sa lungsod ng Taguig, ito po si Julia Pascua ng Taguig Data Management Team. Julia. Maraming salamat, Mayor Lino. Ako si Julia Pascua mula sa Data Research and Policy Team at ito ang kalagayan ng COVID-19 sa lungsod ng Taguig. Nasa 13,782 na ang bilang ng mga naitatalang kumpirmadong kaso sa lungsod ng Taguig. 13,297 o 96.48% sa mga ito ang gumaling o recovered na. Sa kasamaang palad, nagkaroon na tayo ng 185 na nasawing kaso o 1.34% sa ating mga kumpirmadong kaso. Ngayong araw, tayo ay nakapagtala ng 300 o 2.17% ng mga aktibong kaso. Itong mga nakaraang linggo ay may pagtaas sa bilang ng mga naitatalang kaso sa National Capital Region. Ngayong linggo, tayo ay nakapagtala ng 19,644 cases sa buong NCR at ito ang pinakamataas na bilang ng mga naitatalang kaso sa rehiyon simula noong nag-GCQ noong nakaraang Agosto. May kita na hindi rin immune ang Taguig sa second surge na nangyayari ngayon sa Metro Manila. Bilang dagdag, ang mga karatig lungsod ay nagsisitaasan din ng mga naitatalang kaso. Ngayong linggo, tayo ay nakapagtala ng 726 na mga kaso. Sa isang araw, 104 ang average na bilang ng mga naitatalang kaso ngayong linggo. Dahil sa mga programa at interventions ng lungsod, ay mapapansin na maliit na porsyento lamang ng mga naitatalang kaso sa National Capital Region ang nagmumula sa lungsod ng Taguig. May kita sa graph na ito ang mga malalaking pagbabago at pagtaas sa mga kaso sa National Capital Region. Mapapansin din na may bahagyang pagtaas sa bilang ng mga kaso sa lungsod ng Taguig. Ipinapakita lamang nito na may epekto ang nangyayaring pagtaas sa mga kaso sa NCR dito sa ating lungsod. Bagamat maliit lamang ang porsyento ng mga kaso mula sa Taguig sa NCR, hindi pa rin immune ang lungsod ng Taguig sa nagaganap na surge. Ang pagdami ng mga naitatalang kaso ay maiuugnay rin sa ating agresibong testing. Ang lungsod ng Taguig ay nakapagsagawa ng 125,534 na libreng PCR tests na kumakatawan sa 12.71% ng ating lokal na populasyon. Ngayong linggo, nakapagsagawa ng 4,269 na libreng PCR tests sa iba't iba nating testing facilities sa lungsod ng Taguig. Ang ating lungsod din ang may pinakamaraming na isasagawang PCR tests kumpara sa ibang mga lungsod. Muli, pinapaalalahanan natin ang bawat Taguigenyo sa kahalagahan ng self-assessment at magpa-test kung may nararamdaman, may close contact, or ikaw ay isang frontliner. May kita sa graph na ito na maiuugnay natin ang bilang ng mga naitatalang kaso sa bilang ng ating mga naisagawang test. Mapapansin na tumaas ng 75.32% ang ating testing kumpara sa nakaraang linggo. Patuloy na agresibong testing at contact tracing ang isinasagawa ng ating lokal na pamahalaan. Sa araw na to, ang bilang ng mga aktibong kaso sa lungsod ng Taguig ay 300 kumpara sa 23,542 sa National Capital Region. May kita dito ang kabuuang bilang ng mga aktibong kaso sa National Capital Region. Maliit na bahagi lamang ng mga aktibong kaso ng National Capital Region ang nagmumula sa lungsod ng Taguig. Sa 23,542 active cases ng NCR, 300 lamang ang nanggagaling sa lungsod ng Taguig. Dito naman ipinaghahambing ang bilang ng mga aktibong kaso sa iba't ibang lungsod at munisipalidad sa Metro Manila. May kita na nananatiling isa sa may pinakamababang bilang ng aktibong kaso ang lungsod ng Taguig sa kabila ng pagtaas ng bilang ng mga aktibong kaso sa iba't ibang lungsod. Ang Taguig naman ay may 30 active cases kada 100,000 populasyon kumpara sa 169 ng buong National Capital Region. Kung muling ihahambing sa iba't ibang lungsod sa NCR, ang lungsod ng Taguig ang may pinakamababang active cases per 100,000 population. May kita naman dito ang kalagayan ng COVID-19 sa iba't ibang lokal na rehiyon at probinsya. Dito naman ang kalagayan ng ibang mga bansa. Narito ang bilang ng kanilang active cases per 100,000 population, attack rate, recovery rate, at case fatality rate. Ang case fatality rate ng Taguig ay nananatiling mababa sa 1.34% na halos kalahati ng 2.56% ng National Capital Region. Muli, ang lungsod ng Taguig ang may pinakamababang case fatality rate kumpara sa ibang lungsod sa Metro Manila. Sa kada 100,000 populasyon, ang bilang ng mga nasawing kaso sa Taguig ay nasa 19 kumpara sa 41 ng National Capital Region. Tayo rin ang may pinakamababang case fatalities per 100,000 sa buong Metro Manila. Karamihan pa rin sa ating mga aktibong kaso ay may edad 18 to 44 years old.
Sa kabilang banda, ang karamihan sa ating mga nasasawing kaso ay mga matatanda o may edad 60 to 75 years old. Dahil dito, muling pinapaalalahanan ng bawat isa sa kahalagahan ng mga health protocols upang maiwasang maiuwi ang virus sa ating mga tahanan. Sinisiguro ng lungsod na tayo ay may mga quarantine facilities at local hospital na kayang mag-alaga sa ating mga kumpirmadong kaso. Sa ating lokal na ospital o ang Taguig Pateros District Hospital, 79 sa ating 100 o 4 sa 5 COVID beds ang okupado. 21 sa 100 COVID beds naman ang bakante. Bilang panghuli, sa kabila ng pagtaas ng mga kaso sa bansa, nananatili ang lungsod ng Taguig na may mababang bilang ng kumpirmado, aktibo at aktibong kaso kada 100,000 populasyon. Ito ay patunay na patuloy ang mga inisyatibo ng lokal na pamahalaan upang mapanatiling ligtas ang mga mamamayan sa lungsod ng Taguig. At iyan ang pinakabagong update sa kalagayan ng COVID-19 sa lungsod ng Taguig.